Hello guys, Happy Trucking Channel everyone. Welcome sa ating channel guys. Welcome na rin sa mga napadaan lang sa ating channel, pati sa mga subscribers, pati na rin sa mga bago lang dito sa ating channel guys. Welcome na welcome kayo dito sa ating channel guys. For today's video guys, mapapanood nyo dito sa ating channel guys, kung ikaw ay naghahanap ng self-loading guys na pang-towing type, yan guys, ito po isang 4HF1 na Japan Surplus Subic. Dito po yan guys, at nakikita nyo sa video guys, hindi pa po siya nako-convert from right to left. Pero guys, yan ating sisilipin kung bakit ba dapat nyo bilhin kung naghahanap ka ng mga pang-towing type, no? At syempre una agad guys, yan titignan natin agad yung tinakbo. 188,000 na rin at 782 or ang tinakbo niya guys ng unit na to. Pero guys, yan makikita nyo guys na nire-revolution natin kasi nga guys, nagkataon na mayroong susi, nakakabit ang battery, so sinamantala na rin natin, at napakalamig ng aircon na to guys. Mas maganda ma-double check to guys pagkatapos ma-recon. Kasi mostly kasi guys, kapag ka nagkakatalo yan guys, kapag ka na-recon eh, doon nawawala yung condition ng unit. Kaya mas maganda guys, makita pa rin natin yung pagka-recon itong unit na to. Pero for now guys, syempre iikutin muna natin itong unit na to. Kung gaano ba siya kasariwa. Yan. So, ito guys, 4HF1. Ayan nga, ito yung sign ng mga inline guys. Kadalasan guys, makikita nyo pag inline talagang unit kapag yung tanki niya is flat. Sa mga ELF automatic yan guys, kadalasan yung mga inline po yan. Mga manual injection pump type. Yun guys, yun. Meron siyang winch yan. Sa gilid at sa nakikita ko guys, maganda pa po ang condition ng unit na to guys, no. Nakatanggal lang dito guys yung ano, yung isang gulong niya, pero don't worry guys, ibabalik ng maayos yan. Pero guys ha, ayun, maganda ang condition ng unit na to guys, nakikita ko. Dahil nga po Japan surplus siya, natural lang po na magkaroon ng kalawang. Pero kung makikita nyo po siya sa personal, masasabi ko guys na sariwang-sariwa po ang unit. Yan, kita nyo naman guys. At guys, alam nyo naman ang mga 4HF1, napaka dali lang po i-maintain yan. At guys, magandang business to, lana kung sa towing company ka guys. Dahil napaka in-demand po ngayon na magkaroon ng towing truck. Dahil nga po sa dami po na sasakyan, especially pagdating sa Metro Manila. Ayan. So, ayan guys, kung papasukin nyo yung pag-business ng towing truck guys, dito ko pwede kayo mag-umpisa. Kung ELF lang muna guys, yan available po yan guys, self loading guys. At guys, ito yung arm type na bumababa guys, no. Yan, at kita nyo naman yun, di ba, ito na sa video guys yung dimension ng unit. At ito guys yung tabs nya. Yan, ito yung inside cabin guys. Don't worry guys, pag-usapan nyo na lang ni dealer ko anong gusto nyo pwedeng mangyari sa unit sa inside, sa loob ng cabin. Ito guys, kukumpletuhin po ni dealer naman lahat po yan. Kung ano yung magiging kulang dyan, hindi niya na po niya ibibigay sa inyo na kulang-kulang po ang unit. Ibibigay niya po sa inyo ng complete mechanical and electrical and must be good running condition ang unit na mabibigay po sa kanya. Talaga naman guys, dito sa dealer na to guys, ang gaganda guys ng unit niya. Ayan, R16 ang gulong, 6-stud. Okay to guys, no. 6-stud siya. Siyempre guys, mulya po yan. Harapan. So ayun lang naman guys. Sana nag-i-check dito sa ating channel guys, no. Maraming maraming salamat. Happy Trucking Channel everyone. Thank you. Bye-bye. And God bless.